Sa dinami-dami ng motor na pwedeng bilhin, bakit may Eugravis pa ang binili ko? Eh madami namang mas maporma, mas mura, at mas malakas kumpara sa kanya. Ngayon sa bidyong ito, iisa-isahin ko kung bakit Mio Gravis 125 ang napili kong motor. Pinakaunang nagustuhan ko sa motor na ito, nasa harap ang kanyang fuel refiller. Napaka-convenient. Kasi kung ikaw ay may mga gamit na nakatali sa motor mo at nasakto na mauubusan ka na ng gas, hindi ka na mahihirapan na baklasin kasi nandyan lang siya sa harap eh. Pipindutin mo lang siya, then boom, pwede ka na magpagas. Hindi ka gaya sa ibang motor na bubuksan mo pa yung upuan mo. Pangalawa, mayroong built-in 12-volt charging port. Kung malayong biyahe at mabilis malubat ang cellphone mo, masasagip ka ng Mio Gravis dyan. Kasi pwede ka mag-charge ng cellphone mo. At bukod pa doon, kung sakaling mag-brownout at matagal magkaroon ng kuryente, pwede ka mag-charge sa cellphone mo dito sa magagamit mo siya in case of emergency. Pero make sure lang na umaandar yung makina ng motor mo bago ka mag-charge sa cellphone mo para hindi ma-drain yung battery ng motor mo. Pangatlo, napakalaki ng kanyang under-seat storage. Isa sa napakalaking convenient nito kasi kahit hindi ka na maglagay ng top box. At kapag mamimili ka, madami ka din pwedeng ilagay. 25 liters kasi ang kanyang under-seat storage. Actually, kasyang-kasya ang kahit anong size ng helmet dito. Mapa-half face o kahit full face. At alam mo bang tanging ang Mio Gravis 125 lang ang merong ganito kalaking under-seat storage sa lahat ng mga 125cc dito sa Pilipinas? Pang-apat, malapad ang kanyang footboard. 5'9 ang height ko pero tingnan mo naman, meron pa akong malaking space para sa tuhod ko. Pwede pang kumuyakoy. Then kapag madami kang dala, kayang-kaya din. Goods to goods pamalengke at pang-deliver. At para sa akin, syempre, mas komportable kapag ka meron pang space para sa paa mo. Para hindi naman dikit na dikit dun sa harapan ng motor mo. At panglima sa nagustuhan ko sa motor na ito, malalapad ang gulong. Ang sukat ng kanyang gulong sa harap ay 100x90x12, sa likod naman ay 110x90x12. At syempre, kapag malapad ang mga gulong ng motor mo, mas stable siya sa kahit na anong road condition. Kahit na mga cornering, ay kayang-kaya. At ang maganda pa doon, naka-tubeless na siya. Kaya kung sakaling matusok ng pako, hindi siya agad sisingaw. So hindi ka magtutulak. Lalo na kapag kanilagyan mo ng tire sealant, mas lalo kang magiging panatag. Actually, sa isang taon kong pagmumotor gamit itong Mio Gravis na ito, never ko pang na-experience magtulak sa awa ng Diyos. Kaya naman, sobrang laking tulong talaga kapag ka naka-tubeless ang gulong ng motor mo. Kasi kung sakaling man matusok at meron kang tire sealant, bunutin mo lang. Okay na ulit. Pang-anim sa nagustuhan ko sa motor na to, meron siyang kickstart. Isa din ito sa nagustuhan ko sa motor na to kasi kung sakali mong matapat ka sa gabi tapos na pumalya yung baterya mo, tapos ayaw umandar, di ba? So, wala kang kickstart. So, kapag ka ganito, meron kickstart, so, hindi ka magtutulak, hindi ka manganganib kasi mapapa-under mo pa rin siya kahit na pumalya yung baterya ng motor mo. At safe na safe siya kasi meron siyang anti-theft o shutter lock. Kapag nakasara na kasi yan, hindi na yan mabubuksan ng ibang susi. Kaya safe na safe siya sa mga magnanakaw. Then kung may mga batang makukulit naman, hindi nila malalaruan. Minsan kasi di may iiwasan na mag-park tayo sa madaming bata. Yung iba makukulit, sinusundot nila yan. Isa pa sa magandang features ng motor na to, naka-fully digital display na siya. At tingnan mo naman, di ba? Napakadaling basahin, napaka-user-friendly. Meron pa siyang voltmeter para sa baterya mo, para na nalalaman mo kung meron pa bang battery yung motor mo at kung kailangan mo ng palitan or pakargahan. At bukod pa doon, naka-LED ng kanyang headlights. At tingnan mo naman, di ba? Napaka-elegante ng design ng kanyang headlights. Para siyang NMAX version 1. Actually, nung unang lumabas ang motor na to, ang tawag nila dito ay Baby NMAX. Kasi kamukha siya ng version 1 ng NMAX. Para siyang anak ni NMAX. Tsaka maliwanag siya kahit paggabi ay kitang-kita mo talaga ang kalsada. At ang maganda pa dito, meron na siyang built-in hazard light. Kung sakaling magkaroon ka ng emergency, pwede mong buksan yung hazard light mo para malalaman ng mga nasa likod mo na nakatigil ka o merong emergency sa'yo. Sa kanyang taillight naman, naka-bulb type lang siya, pero okay na okay din naman. Kitang-kita din naman sa kalsada. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, hindi siya nakakasawang tingnan.
habang tumatagal, parang lalo siyang gumagandang tingnan, lalong umaangas, lalong gumagwapo. Hindi man siya sporty, pero para sa akin, napaka-elegante niyang tingnan. Hindi siya nakakaumay sa mata. Tapos premium na premium kasi naka-emboss pa niyong kanyang logo. Tapos premium na premium din ang kanyang kulay. Talagang pang-elegante ang kanyang design. Hindi siya mukhang pang-mumurahing kulay lang. Matte color siya at kapag tingnan mo naman, di ba, nag-absorb siya ng ilaw. Pagdating naman sa lakas ng motor na to, para sa akin, hindi bitin ang kanyang arangkada. Kapag nasa stoplight, mapag-iiwanan mo din yung mga kapwa mo 125cc. Ang kanyang maximum torque ay 9.5 Nm at 5,500 rpm at hindi rin bitin ang kanyang max speed. Anyway, hindi naman ako yung rider na mabilis magpatakbo. Okay na sa akin yung 60 to 70 kph. Ayos na yung sa akin. Ang importante, makarating ka sa pupuntahan mo ng ligtas. Pero itong motor na ito, kaya din naman niya yung mga 90 plus. Pero bihira ko lang yan gawin. Kapag alam ko lang na sobrang luwang at safe na safe ang kalsada. Ang kanyang max power ay 7 kilowatts at 8,000 rpm. Kaya kung pang daily commute lang, pang araw-araw, pang hanap buhay, pang deliver, mga ganun-ganun, hindi ka magsisisi sa motor na to. Actually, nasubukan ko na rin siya sa long ride. Kahit aircool lang siya, kayang-kaya din niya ang long ride. Nasubukan ko na rin siya from Manila to Bicol, from Bicol to Manila. At minsan, naglo-long ride din ako dito sa Bicol, sa kung saan-saan. Okay na okay din, walang kaproblema. Depende na lang siguro yan sa rider. Kasi kung palagi nakasagad ang silinyador mo, kailangan mo talaga ng liquid-cooled na motor. Pero kung kagaya ko na palaging eco-drive lang naman mag-drive, yung air-cool kayang-kaya na kahit mag-long ride pa. Tsaka matipid din ito sa gasolina, pumapatak din ng 40 to 45 km per liter dahil naka-fuel injection na siya. Ang kanyang fuel tank capacity ay 4.2 liters. Pagdating naman sa kanyang makina, ito ay 4-stroke single overhead cam, single cylinder, 2 valves at air-cooled nga. At isa pa sa nagustuhan ko sa kanya, napakalapad ng kanyang upuan. Halos kasing laki niya yung upuan ng NMAX at Aerox, kaya naman relax na relax kahit pa mag-long ride, hindi mananakit yung katawan mo. Maganda din ang laro ng kanyang stock suspension, malambot lang siya kaya hindi ka matatagtag. Sa seat height naman, 780mm lang siya at sakto lang din sa akin kahit na siguro 5 flat, abot na abot din ito. Medyo uurong ko nga lang ng konti, medyo dito ka lang sa bandang dulo-dulo para aabot yung paa mo sa ground. Pero kung matangkad ka naman, kagaya ko, pwede kang gumitna or medyo dumulo-dulo pa. Kahit naman nakatingkayad na yung paa mo, basta lumalapat sa lupa, mababalanse mo na yung motor mo. Dahil magaan lang naman siya, kaya walang kaproblema-problema. Ang timbang lang naman ng motor na to ay 100 kilos. Kaya goods na goods din, kahit mga babae ang mag-drive ay kayang-kaya din. Hindi rin siya mabigat kapag ka dinodouble stand, kaya hindi mo na kailangan gumamit ng lakas. Pagdating naman sa kanyang preno, swabing-swabe. Tamang-tama lang ang kagat ng preno. Ang ginagawa ko, una kong pinipiga ang rear brake kasi mas mahina ang preno kapag drum brake eh. Then tsaka ko i-apply ang front brake para smooth lang siya. At para hindi mag-lock kasi hindi naman siya ABS. Tapos meron pa siyang park brake para pag nasa paahon ka, kahit nakahinto ka, hindi ka dadaos-dos. Pagdating naman sa kanyang dimension, ang kanyang length ay 1,905mm. Kanyang width ay 690mm, ang kanyang height ay 1,110mm, ang kanyang wheelbase ay 1,275mm, at ang kanyang ground clearance ay 135mm. At para sa akin, sulit na sulit siya, mapapang-araw-araw, pang-negosyo, pang-pasok sa trabaho, at kahit pang-forma. Kasi nandun na lahat eh, comfort, kasi okay na okay din yung kanyang features eh. Naka-digital, meron charging port, naka-tubeless sa gulong, malalapad ang gulong, malapad ang kanyang flat footboard, maganda ang kulay, premium na premium ang kanyang hitsura, at hindi nakakasawang tingnan. Pagdating naman sa kanyang presyo, 85,900 pesos siya. Para sa akin, sakto lang yung presyo niya para sa ganitong uri ng motor. So yun lang guys, dito ko natatapusin ang ating video for today. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nagustuhan ninyo ang ating video tungkol sa Mio Gravis na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, just click subscribe para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.